Andun po naman, kasalukuyan din po yung pag-release po ng amelioration. Tapos na po ang barangay 1, tapos na po ang 3, ang 5 po ang ongoing, mamaya po ang barangay 6. Baka po sa ibang barangay, baka po kayo magalit, sinasala po kasi yung mga list ng beneficiaries. So pagka po may nakikita nga less priority sila, hindi po sila pwede agad makakuha kasi minsan mayroong may mga hanap buhay yung mga pamilya na hindi dapat makakuha. So sana po ay mapura sa bayan ng Mamburaw at sa ibang mga bayan na magkakaroon ng amelioration na ito po ay sinasala ng DSWD. Wala po dito pinipili, wala pong kamag-anak, sino man. Siguro may makikita po kayo dito sa atin sa Mamburaw na matumanggap ng kaapelyido na inyong lingkod. Nakita ko nga siya kanina at tinanong ko kung bakit siya nandito. So, siguro po dahil nasara po yung mga factory nila ng gawaan ng mga SAS factory o gawaan ng mga bangko at mga kama na mesa na mga gawaan sa kahoy. So kaya po sila, kasi napadlock. So may mga priority, mayroon po kasi mga listahan na pwede mga makakatanggap. So sana po mabura na sa ating mga kababayan at sa lahat na makakapanood ng video na ito na totoo po ang bigay po ng ating presidente na amelioration dahil nahawakan na po at may magpapatotoo na po ang ating pong bayan ng Mamburaw, ang kauna-unahang nagpatupad ng pagbibigay ng amelioration sa programa ng ating mahal na presidente. Wala po sa bayan ng Mamburaw, maraming salamat po at ang ating pong natanggap ay 30 million plus na ipapakita rin po namin sa inyo. Nang sa ganun, kayo po ay hindi magduda o magkaroon ng agam-agam na yung halagang 30 million mahigit na bumagsak sa bayan ng Mamburaw, ipupos po namin ngayon sa ating Mamburaw at ipupos din po namin yung mga nakasignature na po doon na nakatanggap kung ilan pong tao yon para malaman po ninyo na walang corruption o walang COVID na sinasabi. Magdidikitin po natin yung sa papel para magtugma po kung ilang tao po nakatanggap ng 5,000 at ilang po milyon ang binagsak sa bayan ng Mamburaw. So, sa mga barrios na barangay, sa ito pong natitirang barangay, hintay-hintay lang po tayo, nililinis lang po natin yung mga barangay na hindi pa po nakakatanggap at umasa po kayong makahawakan po nyo ito. At sabi ko nga po sa lahat na nakatanggap kanina, ibili na po natin ang mga pagkain, bigas at mga pangulang. At ang importante po, totoo na, hindi na panaginip. At tama na po yung mga sinasabi sa Facebook na bakit hindi namin ibinibigay ang 5,000. Ito na po, kasi kahapon lang po ibinagsak yung 30 million, pinawidraw ko po kaagad yung ilang portion nun para po ibigay ngayong araw na to. So ibibigay po ngayong araw na to, 800,000 plus. So yan po ay ibibigay doon sa mga barangay na nabanggit natin. So sa ibang barangay, huwag po kayo magpuntahan dito sa munisipyo. Ayaw po namin magkagulo dito. I-inform po namin ang inyong kapitan kung kailan po kayo naka-schedule at para po may magandang distansya po. Nandun po, yung tignan nyo po yung nandun. I-video natin yung Dennis na ayun, yung pila ng tatanggap ng amelioration. Tiga barangay 5. So, sumusunod po tayo sa distancing. At pagkatapos po, dalawa-dalawa lang po ang napasok po doon para makakuha po sila ng pera. At doon po ang daan po nila sa likod. So, ganun po tayo magtrabaho. Kailangan pong intuit at saka kailangan yung sumunod tayo sa mga pinag-uutos ng pamahalan at ng gobyerno. So, uuwi po sila. Nasa kanila na po yung pupunta po sila sa palengke. Pupunta po sila sa mga butika para ibigay ng gamot na kanilang mga magulang, pamilya. At saka po sila umuwi. Para nang sa ganun ay maramdaman na po nila ang tulong ng gobyerno. So sa mga hindi pa po nakakatanggap, hintay-hintay lang po tayo, basta tuloy-tuloy po itong pamimigay. Dahil ang pera po ng SAC ay narito na po sa bayan ng Mamburaw. Maraming salamat po.